brainwashing lesson ang nakukuhang information ng mga tao. At karamihan sa mga lesson galing po kay Damaso. Yung number one anti-Marcos propagandist noon si ano? Ito mga kababayan, magandang balita ito. Yung ating gobyernong Bongbong Marcos nag-launch ng libreng journal, Philippine Gazette po. So dito ipapublish yung mga ano, kung ano yung mga ginagawa ng ating gobyernong Bongbong Marcos. Ito siya. Government launches free paper, the Philippine Gazette. Baliktad lang po mga kababayan, pero makikita ninyo siya sa release ngayon, news release ng Presidential Communications Office. So tama po ito na ginagawa ng ating gobyerno para hindi po fake news yung mababasa po ninyo. Bakit niya Mr. Maravilla, sa mainstream ba yung mga pribadong newspapers? Lagi bang fake news? Hindi naman talaga sinasabi natin na laging may fake news dyan. May karga lang po. Lalo kung ang may-ari po ng yung publisher po, yung may-ari ng periodiko ay dilawan. Laging may karga, parang yung mga radyo din, television. Depende sa inclination ng mismong may-ari ng istasyon. Ganon. So, maganda po ito. Sabi dito, Malacanang on Thursday launched a free newspaper kahapon po in a bid to disseminate the latest information on the projects and programs of the Marcos administration. Ito nga po, sa unang publication, target na 1 million housing units malalampasan na ng Marcos administration. So, inabot niya yung target na 1 million every year. Kasi more than 6 million yung ipapagawa mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong sa buong turno ng kanyang panunungkulan until 2028 po. Pero magiging tuloy-tuloy siya. Pag tuloy-tuloy din yung Marcos Romualdez. O, di ba? Kasi yung mga previous administration po, wala po. Tukang-tukang lang. EJK yung programa po. Yung programa po, tukang at sa kayabang, EJK. Ipagindi Marcos Romualdez ang manalo sa 2028, ang to make over sa ating gobyerno, malamang balik tayo sa tukang yan. Ingaman niya Mr. Maravillas talagang. O diba? Gusto nga nilang itulak si Maudigs na gawing drugs, drug czar daw po. Di ba ganyan? Madadama yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinusulong ni Bongo, Senator Bongo, tapos second emotion si Bato. Sabi ko nga po, nangaanap lang ng damay. So madadama yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa AGK issue ng International Criminal Court. O di ba? So importante po itong magandang sinimulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Tuloy-tuloy siya. So mag-isip tayo ng maigi po. 5 years pa naman po. So mag-isip tayo ng maigi. Huwag padadala sa mga propaganda ng mga The Platters. At saka yung tambaluslos po. Huwag padadala po kayo sa mga propaganda nila. So sabi dito sa sa balita, the first issue of the Philippine Gazette focus on the administration's housing projects. So napakaganda na may Philippine Gazette na po tayo. Ang ibig sabihin po ng Gazette, journal or newspaper.
sa Philippine newspaper or Philippine journal. Yan ang ibig sabihin yan. So we have our free, libre siya. Hindi mo kailangan nga bilhin. It will be distributed all throughout the country. Siguro sa mga opisina at sa mga newsstand. Para anytime, pwede kayong kumuha ng kopya at maging source ninyo ng reliable information po galing sa gobyerno. Para hindi imobra po yung mga propaganda ng mga anti-government forces. At saka, siyempre, yung mga may vested interest na mga politiko na ngayon pa lang po, mga kababayan, nagsisimula na sila ng mga propaganda para siraan po ang tambalang Marcos Romualdez. Sinisiraan na nila, mga kababayan. So, right now, nagluluto na naman sila ng panibagong plano. Sabi yan po ni Congressman Ed Silagman. Hindi niya, sigurado niyang hindi mananahimik si dating Pangulong GMA. Si GMA po, hindi na natin nakitang kasama ng ating Pangulong Bongbong doon sa conference, business conference po sa Makati with ASEAN and ASEAN and AU Business Council. Anan doon si Martin. Alams na, mga kababayan. Sabi nga natin, pag si Inday po, hindi na in-appoint as caretaker, dire-diretso na po yun. Tingnan natin sa susunod, mga kababayan, na pag-travel, kung iiwan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos si Inday as caretaker ng ating gobyerno. Pag si Lucas Bersamina po yung iniwan, alam na po. Sa bagay, kung ganon, maintindihan natin. Kasi baka pagbalik ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sarado na sa kanya yung palasyo. What? Sarado na, hindi na, mga kababayan, siya makapasok ng Palasyo Malacanang. So sabi rito, joining him ay madali. Sabi rito, it also featured stories. The first issue of Philippine Gazette focused on the administration's housing projects. It also featured stories on government initiatives to push for renewable energy, the kadiwa ng Pangulo Centers, and President's recent visit to the United States, among others. O diba? Talagang magiging reliable source of information po siya. Gusto ng ating Pangulong Bongbong Marcos na iyan makaabot sa masa. Kasi nung panahon, mga kababayan, di ba? Yung mainstream, lahat anti-Marcos, ayon, nalason yung isipan ng mga mamamayang Filipino. Yung mga magagandang ginagawa ng administrasyon ni Apolacay, hindi na makarating. Lahat po, lahat lason. Brainwashing lason ang nakukuhang information ng mga tao. At karamihan sa mga lason galing po kay Damaso. Yung number one na anti-Marcos propagandist noon, si Cardinal Sid. Ayun, sila yung nanggatong ng people power. Kaya ngayon po, pasiguro na yung ating Pangulong Bongbong Marcos na yung ginagawa ng kanyang administrasyon makarating sa mga mamamayang Pilipino para hindi po ma-brainwash nito mga mga may pansariling ambisyon po, vested interest po, mga ganid sa posisyon. Di ba? Sabi rito, Communications Assistant Secretary Francisco Rodriguez III serves as editor-in-chief of the free newspaper.
Joining him in the editorial board are Justin Hernandez as managing editor and Tris Alcantara as associate editor. Hindi ko man ito mga kilalang tao. Siyempre, mga qualified sila. Tiningnan siyempre yung mga credentials nila. Then, sila yung inilagay bilang mga official nitong Philippine Gazette. Dipala says, the newspaper is available for free in select LRT2 stations, Recto, Cubao, at Santulan, PNR, Tutuban, at dito sa Manila, North Harbor Terminal, and Victory Liner Terminal in Pasay City. Communication Secretary Chiloy Garafil said, the Philippine Gazette would be a monthly publication. Monthly lang po siya, siyempre, para iiponin muna yung mga importanteng mga ginagawa ng ating Pangulo sa araw-araw. Tapos, i-release po nila to counter, you know, yung mga false information about the activities ng ating Pangulong Bongbong. So, ito yung magiging reference ng mga mamamayang Pilipino. So, sabi po rito, the newspaper will serve as a bridge to deliver to Filipinos information about the programs and projects of the administration of President Ferdinand Marcos Jr., the PCO said in a statement. Kasi kung sa social media lang tayo, mainstream media and sa social media lang po tayo, infiltrated po itong social media ng mga propagandista, ng mga masasamang loob, especially by the members of the musical group, the Platters. Infiltrated. May mga kanya-kanya silang mga tao na inassign para siraan, araw-araw na siraan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Siyempre, yung objective para makabalik sila sa posisyon. O sila naman po. Mabuti kung itong mga taong ito may mabuting intensyon sa mga mamamayang Pilipino, ipang sarili lang naman yung mga intensyon ng mga taong yan para lang mapuno yung kanilang mga bulsa. Ayan man lang po mga kababayan, para alam ninyo na may Philippine Gazette na po, magiging source ng reliable information about sa mga ginagawa ng ating gobyerno. Baka lang gusto ninyo po itong itry, Firmax Firming and Lifting Cream, tinapay po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasok-kasuan. Ito naman po, Automax Regen Serum, sa mukha yung application. Anti-aging po siya. You will obtain din siyang